Magandang araw mga kaibon, mga kalapatids. Welcome back ulit sa channel natin. Yon, kung di pa kayo nakasubscribe at nakafollow sa aming Facebook page at YouTube channel, yon, magsubscribe at magfollow na po kayo, no? Tapos for today's video, may papakita ako sa inyong mga ibon, no, na pang out natin. So napakaganda ng mga ibon na to. Dinala na ng tropa natin dito para ano, may out natin, no. Yung iba binibigay sa akin, kaya lang syempre nahiya tayo. Out natin yung iba para may pambili ng patuhaman lang, no, yung kaibigan natin na nagdala ng ibon. Tara, pakita ko sa inyo yung mga ibon natin, mga kaibon kalapatids. So mga kaibon, ito meron tayong apat na blue series na RF line, split opa line, ifcock, no? Sure split opa, ifcock sila. Dalawa yung matured, dalawa yung ano, yung young. Yung dalawa matured na, yung dalawa going 4 months na. Malapit na rin mag-matured. So ito yung kapatid ng ano natin, ng breeder natin doon na ano, sa opaline RF project natin, yung green na split opaline natin na kak. Kapatid ni Leon. Sa ibang clutch. So may kapatid din to na ano, na visual red factor, no. Papakita ko sa inyo sa ano natin, sa video natin, yung kapatid nila na visual red factor, no. Marami nang naging kapatid na visual red factor to mga to, no, sa ibang clutch. So ito sila mga kaibo na papakita ko sa inyo. Ayan, no. Mga blue series na lang yung natira mga kaibon, kasi yung mga green series na out na natin, yung mga ano, green series, no. So ito, mga blue series sila. Pero possible pa rin na maglabas to ng red factor mga kaibon, dahil galing to sa Parisan na green series, no. Green split blue. Kaya nagpalabas ng blue series yung mga ano, parents nila. Pero yon, RF line to mga kaibon, split opaline ifcock. So murang-murang ina-out ng ano natin to, ng tropa natin. Kaya yon, PM nyo lang ako kung sinong interesado. Tapos pwede din daw tong ano, ipagpalit, no. Kung may ano kayo diyan, Lotino opaline ganyan, no, sabi niya sa akin. Kaya yon, mag-PM lang kayo sa akin, ilalagay ko sa description yung Facebook account ko, kung saan kayo ano, kung saan nyo ako pwedeng i-message, no. Ito yung mga ibon natin. Yun, napakaganda mga ibon to. Actually pinapabreed sa akin to, kaya lang syempre yun, ano na lang natin, i-out natin yung iba. So yun mga kaibon, no, sa mga interesado bumili dun sa ano natin, sa pang-out natin ng mga ibon, no. I-PM nyo lang ako. Ilalagay ko sa description yung ano natin, yung Facebook account natin, no, kung saan nyo ako pwedeng i-message. Yun. Sigurado naman yung ano nun, yung linyada ng mga ibon na yun, no. Talagang mayroong kapatid na ano yun, na red factor, no. Ilang, sa ilang clutch na yun, sa tingin ko nagkaroon na siya ng ano eh, tatlo o mahigit pang ano, red factor na ano, na napalabas, no. Mga kapatid nun sa ibang clutch, di ko alam lang kung meron silang ano, kung meron dito na kapatid niya sa same clutch, no, na ano, na red factor. Tapos may mga painakay pa siya ulit na ano, na yun, yung sa red factor project niya. So yun, kung interesado kayo, PM nyo lang ako. Ano yun, murang-mura lang niyang ina-out. So yun, PM nyo lang ako mga kaibon, mga kalapatids, no, sa mga interesado dyan. Tapos mga kaibon, may bago tayong project dito, no. Etong ano, Beginner Melchor na blue post dan, tsaka etong bigay ni Sir ano, basta yung nagbigay sa atin ng ano, ng red factor line, no. Ayaw niya pa sabi pangalan niya eh. Kaya yun, di natin sinasabi.
Pero binigyan niya tayo ng ano, ng post-done din ito. Ayan o. Post-done. Split 05 cap ata to, possible split 05 cap. Pero itong blue na to na matured, ano na to? Sure cap na daw siya, sabi ni ano, Sir Melchor, no. Tapos itong yang na to, sinama na natin sa kanya para mag-ban sila agad. Sana mag-hen. Para naman ano, magkaroon tayo ng project na dan follow dito sa ibunan natin. So, ang edad nito, nasa ano pa lang to eh. 3 months, no? Etong ibon na to. So, medyo matagal-tagal pa to bago natin ma-breed. Pero pinagsama na agad natin sila sa cage para ano, mag-band na sila agad. Hindi na tayo mahirapan mag-par sa kanila pag ano, pag nag-mature tong isa natin. So, yun. Kaya pinagsama na natin, no? Tapos, etong ano natin, project natin na ano, opaline dilute, no? Yung blue opaline dilute natin, nakak- tsaka yung par blue opaline. Possible split dilute natin na hen. Yun, banded pair na sila. Lagi ko na sila nakikita magkatabi. Pero hindi pa rin natin binubuksan yung nest box, no? Para sigurado. Siguro mga ano pa, 1 week pa bago natin buksan. Iko-condition muna natin yung mga ibon natin bago natin isalang. Para naman mag-breed sila agad. Kasi kung bubuksan natin agad yung nest box nila, baka gawin lang nilang ano yan, tulugan lang yan, no? Kaya yun, condition muna natin yung mga ibon natin bago natin buksan yung nest box nila. Tapos isalang na natin para mapagpalahin na agad tayo dito sa mga ano natin, sa dilute project natin, o pala yung dilute project natin. So yun, sana kumarga yung ano natin, yung split dilute nitong ano natin ng parblue natin, dahil possible nga lang to, possible split dilute. Tapos naman sa mga susunod na araw, ikakandling na natin yung mga itlog ng mga alaga nating African lovebirds na may itlog, no. Katulad nitong sa Opa Pale Fallow project natin, lasilip ko meron siyang 4 na itlog. So, ika-handling na natin yan siguro mga ilang araw pa. Tsaka dito sa ano natin, Lutino Opaline project natin, huling silip ko, 6 yung itlog nito, mga kaibon, daming itlog. Sana mag-fertile lahat, no? Hindi pa natin nakaka-handling. Sa mga susunod na araw, ika-handling na natin. So, ang date ngayon ay ano na, 5 na ba? Oo, 5 na ngayon, no? Pagka 15 days ng mga yan, kaya ano na natin, kakandling na natin. Tapos eto naman, naitlog lang to nung 28, pero 4 na yata yung itlog nito sa pagkakaalam ko, no? 4 na. Pero medyo matagal pa natin ito bago ikandling, no? Itong Lutino Opaline project din to eh. Tapos etong ano, Lutino Opaline project dito eh. Pero pwede rin siyang Cremino Opaline dahil split sa par blue yung ano natin. Kak natin dito. Sigurado na ako ng itlog nung ano, 4 yung ano natin. Yung hen natin dito dahil hindi na siya lumalabas ng nest box, no. Yun yung ugali niya. Kapag hindi na siya lumalabas ng nest box, ibig sabihin ng itlog na siya. Madalang na siyang lumabas, lalabas na lang siya pagkakain. So yun, tapos dito sa Red Factor Opaline project natin, wala pa ring itlog hanggang ngayon. Sana magka-itlog na ulit sila, no, para ano, walang nag-fertile nung nakaraan eh. Sana ano, this clutch naman magka-fertile naman sila. Kahit ilan lang, no. Mapagpalabas tayo na ano, ng magandang Red Factor kung sakali. So yun mga kaibon, mga kalapatids, hanggang dito na lang yung vlog natin parang ngayong araw na to, no. Sa mga interesado dun sa mga ano natin, pang-out natin na ibon, mag-ano lang kayo sa akin, mag-PM lang kayo sa akin. Ilalagay ko sa description, no, yung ano natin, yung Facebook account natin kung saan nyo ako pwede i-PM. So yun mga kaibon, mga kalapatids, maraming salamat. Huwag nyo sana kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa aming YouTube channel at sa aming Facebook page. Yun, maraming salamat. Ingat and God bless po mga kaibon, mga kalapatids.